Okay, so bago natin simulan tong review na ito, sasabihin ko na, okay naman ang tablet na ito. Meron lang akong good news at bad news. If you haven't already, please subscribe to my channel. We're trying to reach 10,000 subscribers by the end of the year. We appreciate your help and support. As of this recording, lagpas na tayo sa 1,000 subscribers. Salamat sa lahat ng nagpakita ng pagmamahal at suporta. Shoutout sa'yo, Gerald Dispo. With that out of the way, simulan na natin ang review. Magsisimula muna tayo sa good news. Nung binili ko tong tablet na ito, nagulat ako sa presyo, pati sa itsura nito, lalo na yung color black. Kung bibili ka nito, suggestion ko yung black na lang ang kunin mo para hindi siya magmukhang chopping board. Pero kung mapilit ka at mahilig ka talaga sa puti, ay bumili ka na rin ng kutsilyo. Nung nahawakan ko siya, nagulat na naman ako na bakal ang likod niya. Napakatigas, napakalapad, at malamig sa daliri. Sa dagat ng bakal ay merong plastic sa bandang itaas. Nandito kasi nakatago ang lalagyan ng dual SIM slot at ng micro SD slot. Sa harap naman ay meron tayong 10 inches na screen at bilog na capacitive touch button. Isa ito sa mga hindi ko nagustuhan dahil lagi ko siyang napipindot ng aksidente, lalo na kapag mataba ang iyong mga palad at daliri. Nakakalito kung sino ba dapat ang mag-adjust. It's either ikaw ang mag-diet or mag-myphone brown tab ka na lang. Na mapapanood mo ang review gamit ang link sa taas. Balikan natin ang screen. Okay naman ang display niya. Ito ay 10 inches HD IPS na screen na saktong-sakto sa pananood ng Netflix, mga pirated movies, or sa pagbabasa ng manga online. Meron rin siyang dual SIM na merong 4G LTE at micro SD card na up to 128 gigs. Siyempre, aanhin mo ang magandang screen at mabilis na LTE kung maliit ang battery mo. Minsan talaga, size does matter. Meron siyang 5,000 mAh na battery. Sa testing ko, habang nagbabasa ng manga, nanonood ng Netflix, at nanonood ng movies sa CR, ay tumatagal naman ito ng mga 4 to 5 hours screen on time. At impressively, matagal ang standby time niya, umaabot ng mga 5 to 7 days. Pagdating naman sa gaming, ay dito ako medyo na-disappoint. Meron siyang 1.6 GHz na octa-core processor at 2 GB of RAM at kakarampot na 16 GB internal storage. Kung curious ka kung paano siya sa games, panoorin niyo ito. Thank you.
So far, napakaganda ng tablet na ito. Napaka-tempting nitong tablet na to. Mukhang bibilin mo na nga ito sa Lazada. Pero bago mo pindutin yung buy now, ay pakinggan mo muna ako. Unfortunately, lahat ng nakikita nyo sa screen ay mga past footage ng tablet na ito. Sabi ko nga sa inyo, pag ako ay ang nagre-review, ginagamit ko ito sa aking pang-araw-araw para makapagbigay ng malupit na recommendation. Sadly, dito ko na sasabihin ang bad news. Sa ngayon, sira na ang FlareTab Pro ko. Habang naka-charge ito, umiinit na siya na sobra-sobra na nag-iiba na ang kulay ng screen. Nangyayari pa rin ito kahit low voltage charger na ang gamit ko. Kahit sa USB port ko na lang siya sinasaksak. Indikasyon ito na sira na ang battery ng aking FlareTab Pro. Wala naman akong espesyal na ginawa. Gamit ko ang kasamang wire at charging brick niya. Hindi ko rin hinahayaan na umabot sa zero ang kanyang battery. Pero ganun pa rin ang nangyari. Sayang at maganda pa naman ang tablet na ito. In conclusion, nasasayangan talaga ako sa pagkasira ng tablet ko. Sa ilang linggong pinagsamahan namin, ay minahal ko na ito na parang aking girlfriend. Pero kahit anong alaga ko, ay nagawa niya pa rin akong iwanan. Kung mababalik ko lang ang kahapon. Dahil sa pagkasira ng tablet na ito, hindi na ako makakapanood ng mga dokumentaryo at online classes nila Riley Reid at Lana Rhodes. Magsasuffer ng sobra ang aking edukasyon. Nakakalungkot. Kung naghahanap ka ng murang tablet na pang Netflix, browse, Facebook, or pang Wattpad sa halagang $5,499, ay okay na okay ito. Pero kung gaming, portability ang priority mo, eh mas maganda kung sa iba mo nalang gastusin ang naipon mong baon. Tulad ng brown tab ng MyPhone na mapapanood nyo sa link sa taas. Dito na natatapos ang review natin sa FlareTab Pro. Salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan ninyo. Basta lagi nyong tatandaan, ang lahat ng ito ay opinion ko lamang. Bahala ka sa buhay mo. Thank you.